Muli, isang magandang gabi sa bawat isa. Welcome to our prayer gathering and Bible study. This is a ministry of Countryside Baptist Church at tayo po ngayon ay live sa San Juan City. This is Brother Ed that will be leading our prayer gathering this evening as well as our short time for the Bible study. So we thank the Lord for this opportunity that we could broadcast even into this platform so that we could reach our brethren, primarily at CBC, and also our friends and families and loved ones, and to even to our friends and our colleagues, no? We could reach this out. We are live at Baptist Ministerial Page, then CBC Baptist, CBC Pasig Ministries. This also shared to your messenger, no? I suppose you have already received that notification. You could chat through our Baptist Ministerial Page at para po malaman natin kung sino na po yung mga nanonood sa atin. At also for if you have your prayer request, no? Additional prayer request, no? Na wala doon sa ating listahan ay tayo po ay maidadagdag po natin ito sa ating mga kahilingan sa gabing ito. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataong ito na kami po, na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. I'm just checking my audio. Po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Okay, loud and clear, I suppose. No, on my tablets, loud and clear. So tayo po ay magsimula na sa ating mga prayer requests. Kung papansin mo, Pastor Lem, ito na rin yung ginamit kong PowerPoint slide format. No? So thank you for this design. I like the design. Particularly sa ating nalalapit na Pasko, no? Ito ay pauna sa atin, no? Na tayo ay we could always reflect on the birth of our Lord Jesus Christ. Oh, yun lang. What happened, Pastor, sa inyong internet? Bagsak ang internet team ng CBC. Now, let's pray for doon sa internet connection doon sa CBC, no? So I suppose you're using your data right now. How about the others, yung ating mga iba nating kapatiran na nandito ngayon? Kumusta naman yung inyong mga internet? You could chat directly through the CBC page. Okay na pasukin niya, no? So medyo iba yung format ko kay Pastor Lem. Pastor Lem, you could directly go to the CBC Pasig Ministries page. But for me, lulusot yan sa Baptist Ministerial page yung aking, you could chat directly, no? So that I will know your connection, no? So let's pray for that the internet will be restored at CBC. Mahalagang bagay yan, no? Nawa, before Sunday, this could be restored. Okay? Anyway, no, doon sa mga team replay, you could always replay the broadcast here at Facebook, on our Facebook page, Baptist Ministerial Seminary, or you could always replay even doon sa link doon sa ating CBC Passive Ministries, no? Nakalink na po yan ngayon. Che-check ko lang mga kapatid. Minsan kasi alam ko na na nandiyan na yan sa ating groups, no? Teka. Wait, mainit. Alright. So I'm just looking at their page, no? Ayun na, okay na ako. Live na pala ako dito sa ating group. So okay lang yan. So far merong apat na, no? You could chat naman, mga kapatid, kung okay yung inyong internet. Let's pray that the internet at CBC will be restored sooner or later, no? Comments. May tatlong nag-thumbs up. Hindi ko alam. Tingnan ko nga itong... hindi ko makakita. Okay, so far... okay, si Sir Jenny is here. Si Sir Jenny Corameng, Jennifer, present, and also Teacher Ami.
intermittent ang signal, no? So yan, talagang actually nararanasan ko lang yan, even though in our previous broadcast napapansin nyo, no, kahit nga yung Sunday school natin eh, nagka-problema rin tayo dito. Okay, so how about sa ating QC team or sa other team, baka meron kayong update sa inyong internet connection. No, you could just type into our Baptist Ministerial page, no? Also your other prayer requests. All right. So while waiting for others, let's continue. So these are our prayer items this evening. So patuloy nating ipanalangin ang kaligtasan, no? Kalusugan at kaligtasan ng bawat isa, health and safety for everyone during this pandemic. So napakahalaga niya, no? Na bagamat tayo ay nandito pa rin, no? We're still on the general quarantine, no? Sorry na lang doon mga sa 17 below, no? Hindi matutupad yung inyong pagpunta-punta sa mall, no? Because the Metro Manila mayor agreed based on the expert opinion of the Pediatric Society regarding the safety for our children, no? So hindi yata muna iyon pinayagan. Okay, wisdom for our national local leaders. So napaka yan ay critical, no, on their decision making, whether that be national or local LGUs, no, livelihood, no. Okay, switch to data sila, Pastor, lang ngayon so far, no? Alright. Okay, so I think Ate Lourdes also coming in, na liking our video, and other folks in here, no? So nitingnan ko lang yung ating mga, ano. So anyway, you could please comment, no? Just let the comment keep coming on our Baptist ministerial page. Okay, livelihood, business, employment for brethren is also an important factor. Okay, attendance in our church gatherings, no? So I encourage everyone, no? So to come, join us, no, in our worship to the Lord, no? Ano lang naman to eh, yung ating online gathering in our worship, ito'y temporary. This is not an option, but of course we need to consider the those people that cannot really come, no, due to these restrictions, no. So yung pagpray natin sila na in due time makasama natin, no. Flattening of the pandemic curve, no, so yung daily infection ay bumababa, so we thank the Lord for that, no. Eventually ay talagang masiruin na to, no? So tentatively by January may mga papasok na bakuna, but the implementation will be as early as March of next year, no? So sana mas mapadali ito. And then also spiritual growth, no? So ayan, no? So yung ating ABCs for Christian maturity, ayan, so dapat ano rin natin. So also Sister Jeneline, she is coming, kararating lang galing ng check-up. Okay, so we thank the Lord for that. Ayan, so far, wala pa yung ating team QC dito, no? So far, wala pang bakas. So anyway, magkakabakas din mamaya yan. Ayan, so committed woman for Christ, no? Let's continue to pray for our ladies, no? Mga kababaihan natin, napakahalaga niya, no? Okay, okay, church concern regarding our church staff and volunteer. Let's continue na magkaroon ng mga volunteer sa church, no, for the purpose of maintaining, no, building, repairs and maintenance, very important, no, lalo na yung mga improvements na nakikita natin sa church. We praise the Lord for that, and let's continue to pray for continuing maintenance of our church, no, para mas ma-maximize natin yung gamit sa nito para sa ministeryo. Also our tithes and offering, no, it's also important that we could worship the Lord in terms of our substance, no, napakahalaga niyan.
But I know, I could feel you, no? There have been so many losses in terms of our income, opportunities, business opportunities. No? Nevertheless, the Lord have been faithful to us, gracious to us in sustaining our family. Yan naman ang mahalaga dyan eh. Yung paano kumilos ang Panginoon through His providence na tayo masustain even in this pandemic. Of course, church utility bills, no, it's important na mabayaran ito in the church but also in every household, no. So, ayan. Sunday school for adults and kids, no. So, after our this online broadcast, no, I will be, Lord willing, either tonight or tomorrow, I'll be uploading the picture for our next topic, no. So, sana naman ay mabasa natin ito para handa na tayo by Sunday, whether online or physical Sunday school. Also for kids, sana it's our desire for us to have our kids Sunday school, no, so that we could minister to these children. Okay, so of course our building project with God we build, no. So let's continue to this project, no, even the perspectives that we have, no, yan ay paalala sa atin ng biyaya at katapatan ng Panginoon for 30 and more years, no, ay nakita natin ang biyaya ng Panginoon. Online Bible studies led by Pastor Lem, so patuloy nating ipanalangin yan sa kina Sister Gina at Sheila every Monday and Friday, Salcedo Residence every Tuesday and Saturday. And also there are Bible studies in Galang Residence as well. So salamat sa Panginoon sa mga biyayang ito. Okay? So patuloy nating panalangin sila. And then missions, Pastor Nierbes, no, in Vietnam, Pastor Ariel in Thailand, Pastor Aaron in Guatemala. So itong mga foreign missions natin, they have their itineraries, no. Si Pastor Ariel ay nasa Thailand, no. Pastor Rico and Pastor Aaron still in Lopez, but they have, I think they have schedules, deputation schedules, no. Si pag-iingat din sa kanila kasi Pastor Aaron is naka motorbike lang, no, going here, no. Nakarating na nga siya sa Bulacan area and some areas of Quezon City and Makati, I think, no. Nakita ko rin siya sa bandang south, no. So yun. So pag-iingat din sa ating mga missionaries na nagkakaroon ng deputation schedules, no, na ingatan sila to be spared to accidents in the road, no. Also Pastor Vic Villa in Bulacan, no, patuloy nating panalangin yan, no. So nami-miss na nga natin yung mga kapastoran na ka-fellowship natin, no. Sana naman ay no, Lord willing, we could have a Zoom meeting or an online gathering perhaps for our fellowship pastors, no. CBC families, patuloy nating panalangin, spiritual health, no, physical provision of the Lord, no, sustenance of the Lord, no, particularly for Pastor Randy, Sister Josie and Naomi, Teacher Naomi, patuloy natin silang pag-pray, biyayaan ng Panginoon, no. It's good thing Pastor Josie is with Pastor Randy, no, magkasama muli sila, no, for so many years na tuwing linggo lang sila nagkikita ni Ate Jo, but ngayon ay, so I'm happy for these developments, no. Also Pastor Lem and Teacher Ami, so patuloy nating panalangin si Pastor sa kanyang mga schedules, no, lalo sa online Bible studies as well as his sermon preparations. So, hindi talaga ano to. Ayan, salamat kay Mrs. na magdadala sa akin ng mainit na kape. Okay, kape-kape muna tayo pag may time, mga kapatid, no? Alright. So, tinitingnan ko yung ating mga message. Keep the message coming in through our Baptist Ministerial page, no? So, okay lang yan para mabasa pa natin, no? Alright, so of course, Marine family, ipag-pray natin, no, ang bawat isa, si Edry, sa kanyang mga, so pag-pray nyo rin siya kasi he had been missing his therapy sessions for quite some time, no,
The last time was in March, no? Before the pandemic. So may mga regressions. Let's pray that the Lord will be gracious to us, no? Giving us wisdom to manage Edry also. Sa kanyang online classes din, no? So yun. Yun din yung mga personal naming kahilingan. Na isama kami sa panalangin, no? Also, publiko family, no? So Brother Ray and Sister Lynn and Mati, no? Also Pisa family. I'm glad Ate Pe is ay nakakasama sa ating panambahan, no? So yun po, mga biyaya po itong mga families natin, no? Mag-pray tayo sa bawat isa. I suggest that you could have this roaming prayer on a week, no? Not only for our prayer gathering or Sunday services, but every day, no? We could have schedule on this. We're praying for a specific person or a specific prayer item. Ayan. Magagawa naman natin to, eh. Doable to, mga kapatid. Kasi most of us are working from home, studying from home, no? Etc. Ayan. Monreal family, Brother Dennis, patuloy natin sa panalangin, mga kabuhayan, at patuloy na pagtutustos ng Panginoon. Silao family as well. Ate Lourdes and family. Camero, Brother Jari, and Sister Christy. Ayan, patuloy nating panalangin. Ortiz family. No, ayan, yung mga four-wheelers natin dyan. So, ingat-ingat tayo sa... I'm praying for you, no? Yung lalo na yung mga motorista natin na kapatiran, no? So, ingatan kayo ng Panginoon. You're maneuvering, no? Alam nyo kasi, minsan kahit tayo nag-iingat, yung mga kasama natin sa kalye ang medyo hindi maingat. So, nawa, ang mapagpalang kamay ay patuloy na gumabay sa ating mga motorista. Whether you are driving four wheels or two wheels. Alright? So, yan. Joey and Joben, no? Patuloy na silang panalangin, no? Malaking tulong sila sa church in terms of yung mga pagtulong kay pastor, no? Other things, no? Na hindi man natin alam, but we praise the Lord for Joey and Joben, no? Ang tulong nila, no? JM Bravo and family, Brother JM sa KSA at ang kanyang pamilya, no? Patuloy nating dalangin ito. At yung mga future plans niya, I know Brother JM has plans, no? At panalangin lang natin Salcedo family there in Sampaloc. Patuloy natin sila, Sister Jeneline, Mrs. Salcedo, no? Brother Jonathan. So, yan yung mga kapatiran natin, no? Jennifer Curameng and family. So, patuloy natin ipag-pray. Madag family, no? So, these are our families here, Sister Gina and family. Magtibay family. Ayan, si Brother Mark. Nawa, Brother Mark, dalas-dalasan mo yung pagpunta sa church, no? I'm na-encourage kami pag may mga ibang mga kapatiran na nakakarating din sa ating panambahan. Okay? So, we have our friends, Lawagan family, no? Brother Ray, Sister Gigi, and the siblings, Lawagan siblings, patuloy na sila pag-pray, pag-aaral, no? Some of them may be working, no? So, I may not know the specifics that I'm praying for them. Asuncion family, Umagbon, these are friends, no? Patuloy natin silang idalangin din. Second Street families, no? Ayan, yung mga kapitbahay nila, Sister Christy. Ayan, pag-pray natin. Also, yung mga pangangailangan nila. Johannes and Sheila and family. Ayan. Nawa, yung... I think yung kanilang may mga medication, no? So, for Sister Jean, Sheila and Johannes, no? Tuloy na ingatan din yung pagmumotor. I think he had met the second accident, no, sa motorcycle, no. So pagpray lang natin. Okay, Sister Mrs. Dumo is here. Praise the Lord, no. Salamat sa Panginoon, Sister Ninita Dumo. Okay, is joining us, no. We thank the Lord for this, no. So hopefully salamat sa Panginoon. Medyo malayo yung kape ko, eh. Ayan, Curtis, hindi misis to. Sana hindi ko makabig.
Kasi ang table kong ginagamit, yung table ni Edri, yung pang grade 1, no? So imagine, no? Gagamitin ng tatay yung table. So nagkasya naman yung laptop ko saka yung tablet. So but the other accessories are just enough, just fine. But a cup of coffee may be too much for the space. Alright. Of course, galang residence families, no? Pangunguna ni Brother Ray sa kanyang Bible study doon, no? Patuloy natin pag-pray ang mga pamilyang ito. Okay, abroad, nabanggit ko na yung ilan dito, Brother Jonathan sa Karagatan, Sister Nelda sa Singapore, Mr. Silaw sa US Virgin Islands, Mr. Madag sa Kingdom Saudi Arabia, as well as Brother JM. We have also Pastor Prince, Pastor De La Cruz Ador, and Pastor Herrera in US. So yan, isama natin sa panalangin. Mga kaibigan itong ni Pastor na matagal na kaibigan na talagang dumamay sa kay Pastor. Sa hirap man at ginhawa. Also, special concerns, no? Yung kalusugan ni Pastor, no? We have been missing him. Hopefully, we could fellowship in him in the pulpit as Pastor Randy would be scheduled, I think, once a month, no, to preach. So, pag-pray lang natin kalusugan ni Pastor kasi yung kanyang sleeping patterns din ay iba. Kaya minsan hindi natin siya nakikita, no? Ngunit ganun pa man, I know yung naisi ni Pastor na makipag-fellowship sa atin ay nandun pa rin. So pag-pray lang natin, umakma yung mga sleeping patterns ni Pastor doon sa ating presence doon sa church. Alright? Napakahalaga niyan. Encourage natin si Pastor to continue, no? Pastor Randy. Also Sister Sheila. Sister Sheila pala yung may karamdaman din, no? Also the 2021 new normal, no? Yan. Pag-pray natin yan. Lalo na yung mga estudyante natin na kasalukuyang may online class, no? Ayan. Actually, for Edric, it's an advantage, no? Dahil hindi siya physical classes, no? Pag nag-physical na, we might rethink of sending Edric to a different school. No, we're still thinking about it, depending on what would happen by next year. Of course, seminary, pag-pray natin. So we have inquiries, no? All students, no? From our second and third batch. Pag-pray natin yan. Also, our CBC Ministries Online PH is our YouTube channel wherein we're uploading our Sunday school, our youth Bible study, morning devotion, as well as compilation of hymns. Yan yung bago nating project. So, yan. Bisitahin nyo lang, CBC Ministries Online PH, and subscribe so that you could have a notification for uploads, no, sa ating YouTube channel. Also, yung piano, I think mayroong pang balance ito pag-pray natin na magkaroon tayo ng makapag-share din tayo for our piano. Initiation ito ni Sister Naomi, no? So we thank the Lord for, I think, I'm not so sure kung classmate or friend na ito ay pinagbili sa atin, no? So that we could magkaroon tayo ng mas magandang accompaniment sa ating hymn singing. Also, post-pandemic outreach, no? Matapos ang pandemic na ito, mababasa modified general quarantine. So we could go back to our outreach, reaching out the children, no? From Morales Group, the children there, no? Dun sa mga outreaches natin, no? So nawa, also for us, kami ni Mati, babalik kami sa aming tracks distribution. Ayan, yung isa sa nami-miss namin, eh, no? And some other youth, no? if they may come. Okay, Sister Gina Sibling, Pastor Odi, patuloy nating panalangin ang kanyang karamdaman. No? CBC Housekeeper, ayan. Yun, yung mga ngalaga sa church, no? Perhaps a manager, no? House manager. Pastor Roland Jurado, sa kanya rin karamdaman, no? Mrs. Salcedo, ayan. So for health concerns, Brother JM, as well, and Teacher Amy.
So yung iba pa sa atin na may karamdaman din, no, patuloy nating idulog sa Panginoon. All right. So also Publico family is joining. So we thank the Lord for this. All right. So later ipagpipray po natin ito. Ngayong gabi mga kapatid ay meron lang akong isang talata sa inyo. Isang talata lang po ito, nawa ay maging pagpapala sa bawat isa. Okay? Inahanda ko lang yung akin. Dami ko kasing screens mga kapatid. No, minsan silipin nyo yung laptop ko, gaano karaming window to haba tayo nagbo-broadcast. No? So kaya yung aking mata minsan, left and right. No? Meron pa akong tablet dito mamaya. No? So ayan, isi-switch ko na siya. Alright. Okay, so we will have an opening prayer after we have read Romans chapter 12 verse 9. Siguro basahin natin hanggang 13, no? But my focus today is verse 9, no? Verse 9. So actually pwede niyo namang ituloy in your personal study to, no? Yung mga binibigay nating devotion, no? Kasi once a month lang siya, so medyo may gap. So I would prepare a selected text, no, for this. But you may continue in your own, no, as time permits. So verse 9 of Romans 12, I'll be reading ang bagong ang Biblia. No? Ito ngayon yung bagong trip conversion. Hindi ito yung Pinoy version ng New Testament, ah, no, it's different. It's quite different, no. It's a verbal translation also, no, from the with compared to the original Greek, just like King James. Okay? I'll be reading 9 down to 13. Tingnan ko kung may mga comments pa tayo bago tayo magtuloy. Maikli lang naman tong ating devotion ngayon. No? Okay, Sister Gina and JP. No? Kami din po ni JP, joining din kami. Well, praise the Lord for this. No? So, ayan. So far, may na-miss pa ba tayong i-mention? Ayan, so far the last message I have here is Sister Gina's message. Alright? Kahit yung mga online dyan, no? Yung iba pang online, you could message, no? Para alam namin yung kung okay kayo. Ayan. Okay, verse 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ng mabuti. Verse 10. Magmahalang kayo ng na may pag-ibig bilang magkakapatid, sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo. Huwag maging tamad sa pagsisikap. Ayan, maliwanag to ha. No, kaya yung mga batugan na Kristiyano, basahin niyo Romans 12 verse 11. Huwag maging tamad sa pagsisikap. Maging maalab sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa. Maging matiisin sa kapighatian, matyaga sa panalangin, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. So actually hanggang verse 21 yan, the entire context is verse 21, but I have just read verse 13. So tayo manalangin. We thank the Lord for your mercy and grace. Thank you for this time that we have read our prayer petitions to you. Later on, Panginoon, ay idudulog po namin ito. Ngunit ngayon pa lamang, ay talastas nyo na ang aming mga puso at isipan patungkol sa hangarin na kami ay patuloy na maluwalhati kayo through this prayer gathering and Bible study at patuloy na paglingkuran ng kapatiran to edify the church that you have purchased by your blood, the Lord Jesus Christ's blood. Be with us, Lord. Bless us. May your spirit be upon us. Grant your illuminating grace to us so that we may apply these truths in our lives. We thank you also for the presence of each one of us, the families of CBC as well as our some friends of joining. Indeed, it's an encouragement to continue to glorify your name even tonight. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so sabi ko nga, maikli lang to kasi isang verse lang, no? Ayan, so sisikapin kong matapos within the time frame para may time pa tayong manalangin, no? Makapanalangin tayo. Alright.
So ito yung mga tungkuling, no? Mga tungkuling pang-Kristiyano na nauukol sa kanyang sarili. Yan ang title ng verse 9. Kasi sa verse 9, makikita natin dyan yung mga tungkuling personal sa isang Kristiyano. By the way, itong chapter 12 na ito, tumutukoy sa Christian living, no? Kasi nga, diniscuss na ni Apostol Pablo yung mga foundations on Christian living, which is about our salvation, starting from Romans 1 to 11. No? Diniscuss niya yan in detail, justification by faith alone, no? And other things na makikita natin ay linagay na ni Pablo dyan. But starting from chapter 12, specifically verse 9, makikita natin yung mga tungkuling ito na inilagay dyan ni Pablo upang ating gampanin bilang mga Kristiyano. In fact, some authors may call it the practical Christianity na tinatawag, na kung saan may mga aplikasyon sa buhay natin ang pagiging Kristiyano. At ito ay mga katungkulan, mga duties, no, na tinatawag of practical Christianity na tinatawag. Alright, parang naririnig ko, binobroadcast din ako ni Mrs. Anyway, so maganda yan na ibig sabihin malinaw yung ating broadcast. Alright? So ito ay nahati sa apat na bahagdan. Kung tutuusin, kung titingnan natin sa Romans 12, starting from 9 to 21, ito yung balangkas lamang, ngunit hindi natin di-discuss lahat ito. We'll focus on verse 9, which is quite obvious on the text that we will have three sub-points, right? Una, yung kanyang sarili, yung tungkulin natin sa sarili natin. Bilang Kristiyano, may katungkulan tayo magkaroon ng tamang mindset. We should have a right attitude and right mindsets as we relate to others. So prior to our relation to others, communication to others, dapat meron tayong proper perspective. Yan ang tinuturo sa verse 9. Kaya nga, nauukol sa kanyang sarili. Meron tayong self-reflection. Meron tayong mga pagpapaunang mga kaisipan bago natin i-apply ang ating pagka-Kristiyano sa ibang tao, how we relate to others. Dapat meron munang aplikasyon sa sarili natin. So yan yung mga pagpapaalala. In fact, mga utos ito. These are imperatives given by the Lord through Apostle Paul. Also, in verse 10 to 13, makikita natin ang patungkol sa pamilya. Ng mga tungkuling pang-pamilya, this would refer to the Christians themselves, no? Pang-pamilya, no? Not only referring to the family that we have, but also our community as Christian, the church in particular. So how will you deal with, what are your duties towards them? No? As you know, your personal duty towards ourselves, we must know also our duty toward other, particularly our family, our spiritual family, the church. No? So, yan. Okay? Binibigyan ko lang ng paliwanag to, but we will focus on verse 9. And then, verse 14 and 16, makikita natin mga kapatid, yung ating tungkulin sa ating kapwa. No? Lumalaki na tayo, you see? Nagsimula ka sa sarili mo, we have this self-reflection mindset, then your immediate family, which is your church, and also your family, own family as well, and then yung kapwa mo, others. Perhaps it may refer to other Christians, right? No, kapwa. And then, kanyang kaaway. Hindi lang yung kapwa natin na that would agree to us, but those people whom we refer to as enemies. Okay? This may refer now to both Christians and unbelievers, no? Eh, brother, may kaaway bang Kristiyano? Meron. Marami nga tayong kaaway dyan eh. No? Pero, paano natin siya ititrato? No? Yan yung makikita mo sa verse 17 to 21. Okay? So, binibigyan ko lang ng balangkas to, ng konteksto. Nakikita natin. However, nawala yung pop-up ko. Ang focus natin yung verse 9. No? So, meron lang tayong tatlong puntos dyan. Kasi may tatlong utos si Pablo dyan. No? Kung papansinin natin, meron siyang tatlong utos dito.
Okay. Ang unang utos, no, kung papansin natin, no, tatlo lang yung puntos ko dyan na makikita natin, pag-ibig na walang pagkukunwari. Alright? Love without hypocrisy or pag-ibig na walang pagkukunwari. So, napakahalagang bagay nito sa isang Kristiyano na tayo mag-ibigan ng walang hypocrisy. No, hindi tayo fake. No, talagang dalisa yung pag-ibigan, no? So, meron tayong mindset na ganito kasi nga hindi ka makakapag-express ng pag-ibig na dalisay kung merong hypocritical intent sa isipan mo, no? So, brother, nangyayari ba sa Kristiyano? Yes, even in Christians. You know why? Because we still have remaining sins in our lives. Yes, we are redeemed totally, but we are not yet on the glorification stage when the Lord Jesus Christ comes. We're still here on earth. We're still on living in both the old and the new age, no? Yun yung sinasabi natin noong nakaraan sa ating Sunday school, na tayo pa rin ay nandoon sa mundong ito, na impluensyaan pa rin ang mundo, nandyan pa rin ang laman sa ating kahinaan. At isa sa mga kasalanan ito, yung pagkukunwari, hypocritical, no? Alright, so yan yung makikita natin dyan. And then, of course, pagkapuot sa kasamaan. Alright, nakikita rin natin yon. We abhor evil o pagkapuot sa kasamaan. So we will briefly discuss this, no? And then letter C, 9C, paghawak sa kabutihan. We should, sabi dyan, we should cling on what is good, no? Kung titingnan natin sa King James, we should cleave on that what is good. No, yun yung makikita natin dyan. Alright? So let's look now on this first phrase that we have, no? Ng Kristiyano, ang tungkulin niya, one of his personal duty is for us to love without dissimulation. Yan yung King James, no? Dissimulation. Pag tinagalog natin yan, sabi dito sa ating talata, babalik ako sa verse 9, no? Ayan. Pag-ibig na walang pagkukunwari. So, napakahalagang nawala ako dun sa chat room ko. Teka lang mga kapatid. Ayan. So far, so good naman yung connection pa natin. Zero drop frames tayo. So, we thank the Lord for that, no? So walang pagkukunwari. Alam nyo, kung tutusin sa Greek, sabi ni Dr. Bob, so wala siyang linking word. Meaning, each phrase of this verse, ang pag-ibig na ay maging walang pagkukunwari, that's sentence number one. Sentence number two, kapuotan ninyo ang kasamaan o masama. Sentence number two, panghawakan ang mabuti. All of these are independent sentences or clause that doesn't have any linking word. So meaning, they could stand alone. Yung bawat mga terms na ito or sentences could stand alone as one imperative for us. That's why here on this verse 9, we could see three imperatives, no? At unahin na natin yung pag-ibig na walang pagkukunwari. Okay. Pag sinabing walang pagkukunwari or hypocrisy or in King James's dissimulation, no? Medyo hindi siya ganun ka tawag doon yung attractive yung term na dissimulation, pero sa ating New American Standard Version is hypocrisy, na sinalin mas malapit doon sa ang bagong ang Biblia, walang pagkukunwari. Alright? So pag sinabing ganyan, hypocrisy is a theatrical term for speaking behind the mask. No, ang larawan ng isang pakunwaring tao ay isang tao na siya ay nakatago sa isang maskara. Kumbaga, hindi niya pinapakita yung kanyang totoong kung sino siya, ngunit ang kanyang ipinapahayag ay iba dahil siya ay nagsusuot ng maskara. Now, I don't know if you have attended masquerade, yung mga party na may mask, no? So, normal, hindi natin nakikita yung mukha niya, no? No? Ayan, may mga acquaintances, no? Or some other fellowships that na nangyayari dyan, no? Mabubulaga ka na lang pag tinanggaling maskara. Hindi pala totoo yung kanyang kung anong itsura yung napoproject mo sa kanya pag wala siyang maskara.
Oh, kaya may nunal pala sa may nunal pala dito. Siyempre natakpan ng maskara, no? No, laki-laking nunal. O kaya naman maskara sa mukha, daming tigyawat, no? So marami kang tinatago. No? Ang punto ni Pablo dito, mga kapatid, love must not play acting or counterfeit. Hindi dapat lang isang act, pag-a-act na parang artista lang ang pag-ibig. No, love must not play, must not be play acting or counterfeit. Hindi ito dapat, kumbaga, kina-counter, pinipeke, mga kapatid. Nakatulad ng isang tao na nagsusuot lang ng maskara. Alright? So, yun dapat ang classic sa lahat ng Kristiyano, mga kapatid, na tayo ay umibig ng walang pakunwari. Umibig dahil bagamat di kaibig-ibig ang bawat isa, sino bang kaibig-ibig sa atin, no? Sa harapan ng Panginoon, wala talaga yan. Wala, hindi nakaabot sa pamantayan. Ngunit tayo inibig ng Diyos through the Lord Jesus Christ na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang manampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya lang tayo naging kaibig-ibig ngayon. Pero without Christ, definitely we're not. No, kaya ang mindset dapat natin, mga kapatid, kung inibig tayo, dapat wagas. Meron tayong clear mindset na walang hypocrisy diyan, wala kang malicious intent o wala kang tinatagong mga iba pang mga bagay, no? Sa ating pakikipag-ugnayang may pag-ibig sa kapwa. Alam ba, tumulong ka sa kapwa mo out of love. No, pero wala dapat diyan na malicious intent na babawi din ako next time dito. Mga something like that, no? So dapat hindi tayo nag-iisip ng ganun, mga kapatid. No, yung mga ganung mga klase ng ano. Pag tayo tumulong sa kapwa, nagpahayag tayo ng pag-ibig, dapat ito ay hindi naghihintay ng kapalit. No? So dapat ganun yung maging mindset natin, mga kapatid. Love is the characteristic of believers, no? Ang pag-ibig ay katangian ng lahat ng mananampalataya. You know why? Because we are the recipient of God's love through the Lord Jesus Christ. That's why we need to love the brethren without hypocrisy. Alright? Dahil genuine love yung natanggap natin sa Panginoon. Tama ba? Kaya ka nga naligtas eh. Dahil nakatanggap ka ng pag-ibig ng Diyos eh. Tama ba yon? So therefore, it's an imperative for us to also to reflect God's love to us by loving our brethren. In fact, that's the second greatest commandment. The first commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. No? And the second commandment is to love others as yourself. Now, walang third commandment, mga kapatid. Walang love yourself, ha? Hindi utos yun. No? Nagkakamali kayo dyan. Dalawa lang. Kasi nga, sa Ten Commandment, nahati sa dalawang tipak yan. No? Tipak na para doon sa pag-ibig sa Diyos. That's representing the first to fourth commandment, and then the fifth to tenth commandment representing our love to fellow brethren, to your neighbor. So dapat wala talagang pakunwari yan, mga kapatid, because it's the character of God. God's love to humanity is genuine. Walang hypocrisy dun, mga kapatid, eh, na talagang intention ng Panginoon na iligtas ang sanlibutan. No, hindi natin matatawaran yung pag-ibig ng Diyos, lalo na pag ating nababalikan yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. There's nothing hypocritical on that. So as Christians, sa tayo tumanggap ng biyaya niya, dapat ipakita rin natin ito. No, dapat hindi tayo magkaroon ng hidden agenda, yan, in loving the brethren. Hindi dapat tayo nakatago sa maskara na eto mamahalin ko lang to si kapatid na to kapag matino, pero pag medyo ano to, iiwanan ko to. Yung mga ganong mga ulterior mindset, no? Kaya nga yung mindset natin ang tinatama ng utos na to, eh. Dapat magkaroon ka ng genuine love to others, eh, without hypocrisy, na walang pagkukunwari. Alright? So napakahalagang utos nito. Mukhang mauubos na sa point number one yung ating oras, ha. Alright, no? Na may 9 minutes pa, pagkakasayin ko na lang yung dalawang puntos. Hindi na ako magbibigay ng talata, mga kapatid, dahil napakaraming talata nito.
mauubos ang oras natin, no? I-search nyo na lang yan. So, if you have your Bibles, no, yan, I could mention one, no? Sabi dyan sa John 15:12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." You see? It's the Lord Jesus Christ that talking to the disciples. "These things I command you, that you love one another." Alright? This is a genuine love. 1 John 3:11, "For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another." So it's all referring to genuine love, no? Pervasive ito sa Book of John. No? 1 John chapter 4, mahaba pala. Verse 7 to 21. So all of this, no, napakadaming mga talatang 'yan, no? 2 Corinthians 6:6, we could always refer to this. "The pureness by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unpained." Magandang tingnan to sa Tagalog, ah. "Kalinisan, kaalaman, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabanalan ng Espiritu, tunay na pag-ibig." Pwede yun. Without hypocrisy, tunay na pag-ibig na dapat nating ipagkaloob sa ating mga kapwa. Amen po ba? So, hindi ko na kailangang damihan itong mga verse na ito para lang hikayatin kayo sa ating mindset, mga kapatid. No? Kung meron pang alinlangan, no? In the context of the church, no? No, kasi pwede rin naman natin ipakita ito in very ano eh, hindi lang yung active way, no, but most of the time we have this love problem to our brothers in a passive way. How will you do that? Kapag mayroon kang tungkulin na hindi mo ginagawa na dapat mabuti, no, mabuti yung ginagawa mong yun pero hindi mo ginawa sa kapwa mo. Diba? To encourage everyone to attend our Sunday services, no, pero ikaw late or absent ka. 'Di ba? So nagkakaroon ng negative connotation 'yun dun sa intention natin na magbuklod-buklod, mag-isa-isa, no? But you yourself have not participated actively, perhaps even in our worship services or even in our Sunday school. As early as Sunday school, we could come because that's part of our worship program, in fact. No, hindi lang siya dun sa level ng brother, hiwalay naman yung Sunday school sa kayong worship proper. Yes, pero it's part of our covenant. Kung tutusin, covenant, tayo nagkasundo na i-perpetuate itong worship natin. And everything that is on the program is part of our worship for the day. Hindi, wag tayong mamili lang ng aatinan natin dyan. Atin lang ako doon sa sermon na ni pastor. Minsan yung mga discarding ganyan, eh, no? Yung sermon ni pastor ang aatinan ko. Pero yung Sunday school ni Brother Ed, baka next time na. No? You see? Nagkakaroon tuloy ng nababahiran yung at pagkadalisay ng pag-ibig na sa kapwa in terms of our encouragement because due to our passive actions. No? Diba? Nag-encourage tayo ng magkaloob sa Panginoon, no? It's really great that the Lord, that the people of God could give to the work of the ministry. E kaya lang sa sarili mo, ikaw, gastador ka. Kung saan-saan mo dinadala yung perang pinagkaloob ng Panginoon. In a way, indirectly, that's hypocritical, no? Nagkakaroon hypocrisy doon dahil generally, the church encourage people to participate, even offer to the Lord their substance. Pero sa sarili mo, na hindi mo ginagawa yun. Na meron kang pagkakunwari. Yan. Pwede natin i-apply yun. Kaya nga dapat pag... Ayan. Kaya nga pag umibig tayo, wala talagang pagkukunwari, lalo na sa referring to our church life, mga kapatid. No? So, ayan. Para napipigilan na ako sa pagpapaliwanag noon. Brother, nag-move ka na sa second point mo. Sige na, ito na. O, verse 9b, pagkapuot sa kasamaan. Okay, so napakahalagang
Dali lang, brother. Nawala yung ano eh, yung markings ng aking okay, pagkapuot sa kasamaan. So, aside from tayo dapat umibig, pag-ibig na walang pakunwari, no, pangalawa dyan, no, sa mindset natin, ay mapuot tayo sa kasamaan. There is no white or gray spots on Christian life. It's always white or black. Walang gray spot, mga kapatid. So, kung ito'y kasamaan, dapat kapuotan natin. Hindi dapat tayo magkaroon ng allurement o yung pagkahikayat sa kasamaan. So, nagiging problema dahil si Satanas, wais yan, ang ginagawa niya ngayon, iniiba niya yung forma ng kasamaan, no? In terms of this evil that would appeal to our flesh or in some other forms. Dali lang mga kapatid, ah. Medyo may bumaray sa akin lalamunan. Okay, no? So, subtle yung ano, halimbawa, yung mga online games na yan. Very subtle yan. In itself, walang problema yan. Pag tingnan natin yung content niya, maaring wholesome content, no, pero hindi lahat, no, kasi some online games have brutality. May kita natin yan, some sexual connotation pa nga, kaya mag-ingat tayo dyan. Ang problema nito, inabuso mo naman, inabuso mo sa oras. Yung mas mahalagang bagay dyan, di mo na tinupad. Nagustuhan mo na yan. No, na dapat, hindi dumistansya ka dyan eh. Lalo na kapag naging addictive ka na sa isang bagay, masama na yan mga kapatid. Anything that's in excess, no, is not good. Nagiging evil na siya. No, katulad yan, na-addict ka sa Dota. Oh, ano nang lagay mo ngayon sa Panginoon in a spiritual sense? Wala, bokya ka. Maaring kampiyon ka sa Dota pero bokya ka sa Panginoon. Kasi nga nawalan ka na ng wisdom eh, on demarcation whether which is good or evil, which is permissible and which is not. Actually, ang paglaro ng online games could have pwede namang in moderation 'yan, no? Na hindi ka maging addict. Eh naging addict ka na. Now that's the problem. So this is an active participle used in the sense of imperative. Utos din to. All believers need to be surprised and revolted by evil. Now let's talaga nakakasupresa eh, yung lalo na yung evil na paparating, no? It will really surprise us and revolted by evil. Talagang ang layunin ng kasamaan, tayo supresahin, wherein wala tayong masyadong pananggalang. Kaya kailangan may mga pananggalang tayo, may mga kalasag tayo dyan. Merong tibak o yung sword of the spirit, very important, which is the word of God. And yung mga defensive armory natin, dapat palaging nandyan, no? Na as prescribed by Paul. Kasi nga, this evil will have a surprise attack on us. Kaya dapat yung mindset natin sa kasamaan, hindi dapat doon towards likening o yung pagkagusto kasamaan. Dapat may tayong pag-iingat na ito, dahil ito'y masama, there's this impending evil that will come, no? Dapat meron tayong mindset na kapuotan ko tong kasalanan na to, kasamaan na to. Okay? Because primarily, we'll be surprised by Satan. No, hindi yan sometimes not coming from the obvious form of evil, but sometimes most Christians committed sin because they were surprised, meaning they're caught na walang sila'y nahuli na walang pananggalang. They were caught by surprise, mga kapatid. Dapat hindi tayo masusupresa. Dapat laging handa tayo. At yung mindset natin, pag yan ay masama, kapuotan yan. Hindi dapat yan i-entertain. Ang problema ngayon, dahil mukhang cute yung isa, o mukhang cute yung bagay na to, o yung taong ito, baka pwede namang ipa-Bible study kay pastor at bubulungan ko na lang na
siya'y manampalataya sa Panginoon, magsisi ng kasalanan, no? At maging Kristiyano. You see, nakakalungkot ngayon, no? Yung mga ganong style, no? So, dapat di tayo masupresa. At ang evil, ito, mapanghimagsik ang kasamaan. It is never positive towards Christian, mga kapatid. Evil is not in any way positive for Christian. It's always on the bad side. It will implicate you. It will harm you. It will damage you, mga kapatid. Kaya ang dapat mindset natin, kapuotan mo. Abhor evil. Any presence of evil, mga kapatid. Diba? Napakaseryosong utos ito na sometimes we are neglecting it. Minsan pinapalusot natin yung mga evil thoughts atin nang wala tayong panalangin at pagsisiyasat sa banal na Espiritu through the Word of God. Wala minsan tayong ganun eh. Minsan, kaya ko to, kaya kong labanan to. Nangyabang natin kasi, ayun, tuloy, nahulog ka sa kasalanan. Kasi nga, umasa ka sa sarili mong kaya mo, hindi mo kaya yan, Espiritu yan eh. No, kailangan mo ng tulong ng Panginoon. No, in all of this temptation and allurement offered by the Holy Spirit, by the devil, no? Na kailangan natin ng banal na Espiritu na to continually guide us, our mindset intact na tayo ay magkaroon ng kapuotan sa kasamaan. So the believers are surprised and revolted by evil. Often we are only surprised by the consequences that directly impact our lives. Minsan natatauhan lang tayo pag nandiyan na yung epekto ng kasamaan sa atin. Ay, nako, dapat di ko pala ginawa yan. Dapat sinunod ko pala si payo ni Pastor, ni Deacon Ed. Alright? So, yun yung pangalawa. Pangalawa pa lang tayo, ha? So, una, pag-ibig na walang pagkukunwari, no? Imagine, we should not wear any mask, no? Kung ano tayo dapat, ibigin natin ang kapatiran, no? Ibigin natin ang hindi kaibig-ibig, mga kapatid. Nang walang pakunwari, wala tayong mga... Siyempre, kailangan tayo maging wise, no? Sa importante yun. Pero ang point dito, genuine ba yung expression mo ng pag-ibig? May kanya-kanya level ng relationship, siyempre, no? Pero ang issue dito, hindi yung level of love relationship mo sa bawat isa, pero yung genuineness ng iyong pag-ibig na wala itong ulterior motives. Okay? So, walang pagkukunwari, mga kapatid, no? Isa-isip natin yan. It's more of a mind battle. Itong mga bagay na ito na dapat nating mapagtagumpayan. Yung pagkapuot sa kasamaan. Anything that is evil, don't entertain it, mga kapatid. Evil thoughts, no? These evil tendencies, this potential na mga bagay na maaring magpa... compromise ng ating patotoong Kristiyano, iwasan natin lahat yan na magkaroon tayo ng mindset na ganyan. Okay? Lastly, ay paghawak sa kabutihan. Okay, there are different English renditions for this, but King James would say cleave to what to the which is good. Okay? NASB, cling to what is good, no? For New Revised Standard Version, hold fast to what is good, and for today's English version, hold on what is good, and New Jerusalem Bible, stick to what is good. O, diba? Halos pare-pare yung sense, pero may iba-ibang mga flavor dun sa words na yan. So, yun yung makikita natin. Ang sabi lang nito, so this present passive verb is used as an imperative, o isa pa na namang pautos to, na dapat tungkulin, kaya ito naging duty ng Kristiyano eh. No, sa ating sarili, no? Sinasabi diyan to glued to. Ibig sabihin, kung ito 'yung kabutihan, tayo ay linagyan diyan ng glue. O mighty band. We should be mighty band. If there's such a verb, no? To goodness. To which is good. Kung if we abhor evil, no? Tayo napopuot sa kasamaan, tayo ngayon ay we are cleave. We are, tayo ngayon,
ay humahawak sa kabutihan. Ang illustration nito ay para tayong dinikit ng sa isang matinding pandikit na katulad ng Mighty Band. No, sa kabutihan. Ayan. Ayun yung makikita natin dyan. No? So, to be glued to, notice the necessity of diligence and perseverance. How will you achieve this duty is through by diligence and perseverance. No? Also, consistency on our daily life in terms of our progress on prayer. No? Ano ba? Ang panalangin mabuti. Oh, tama ba? Mabuti ang manalangin, no? Both personally and corporately. Anong gagawin natin? Di manalangin tayo. Practice natin yun. We glue ourselves to a prayer life. Paghawak sa kabutihan, no? Talagang panghawakan natin na ito ay bahagi ng progreso ng ating pag-unlad Kristiyano. No? Ano pa? Ang panambahan ba'y mabuti? Mga kapatid, yes. We should... Therefore, if worship or fellowshipping with the brothers and sisters in Christ is good, therefore we should glue to that. We should progress, increase. Reading the Word of God is good. Therefore, what's the implication? Kailangan tayong umunlad doon. We should glue. No, yung term na ginagamit nyo. Kailangan natin, we should cleave to that which is good. Alright? So, ano pa? Prayer life, no, worship, the Word of God, no, it's very important. Our personal testimony. Ano pa? Our evangelistic effort, no, giving out tracts is essential, is good, no? Bearing witness to gospel witness to everyone, no? No, if we have opportunity, that's good. So we should glue ourselves to those good things, no? Yun yung sinasabi diyan eh. Kaya nga this duty would require. Kaya nga yung New Jerusalem Bible ay I like that translation, stick to what is good. So talagang ginuglong mo yung sarili mo dun sa mga mabubuting bagay na yan na alam naman natin na nasa banal na kasulatan. Pero ito, mga halimbawa ito na may impact sa atin. No? Ano ba? Pag-aasawa ng mananampalataya at yung as we avoid this unequal yoking, we should glue to the truth. Panindigan natin yun. No? Kahit pa may mga temptation tayo na patungkol sa bagay na yan, no? Alam ko marami, even our young people has temptation to have intimate relationship with unbelievers, no? Pero alam natin na hindi yan labag sa Panginoon yan, ang kalooban ng Panginoon, dapat mananampalataya, dapat may mga prinsipyo ng responsible adulthood na we could input to that, no? And other things, other parameters that we could consider, we should glue ourselves to that. Alright? So, yun yung implication nitong paghawak sa kabutihan. Hindi lang literal na hinawak, pero talaga idinidikit mo yung sarili mo sa kabutihan, mga kapatid. Hanggang ikaw ay magkaroon ka ng progreso dito. No, that we should glue ourselves to this goodness na tinatawag. No? Cleave to that which is good, King James. And then we have panghawakan ng mabuti. Alright? So, yun yung makikita natin dyan. Marami pang bagay, no? So, ito pa lamang ay mga tungkuling pang-Kristiyano na ukol sa kanyang sarili. So, sabi ko nga sa inyo, meron pang ukol sa pamilya, lumalaki yung sphere nitong command na to, ukol sa ibang kapwa, pangatlong level, pang-apat, kahit yung ukol sa iyong kaaway. So, I suggest and encourage you to read until verse 21. So, in fact, these are all practical commands na pwede natin sundan, pwede nating i-assess sa mga sarili natin kung tayo ba ay patuloy na nagpro-progress sa mga bagay na ito. Hindi ito para maligtas tayo, ngunit ito yung mga katibayan na tayo nga ay lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Alright? So, yan po. No? So, I have many things or thoughts in my mind, but of course, time is a limitation for us. Okay? So, salamat sa Panginoon sa isang verse na ito. Romans chapter 12, verse 9.
But for you, I encourage you to read until verse 21 and consider these four parts. No? Duty for yourself or your personal duty. Duty for the family, the second part. What else? Duty for others. And then duty for enemies. Ayan, so nakita ko na yung mga bahagda niya. No? Ulitin ko lang. No? Ayan. Sa sarili, pamilya, 10 to 13, kapwa, 14 to 16, and then sa even those enemies, treated as enemies, 17 to 21. Okay, this would change your insight regarding your Christian life, no? That Christianity is indeed practical, no? Etong mga utos na ito ni Pablo sa taga-Roma ay mga practical na kautusan ito na doable. Magagawa natin ito sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga ang necessity dyan, sabi ni Dr. Bob, diligence and perseverance. No, yung ating diligence, pagsusumikap at ang ating pagpapagal sa mga bagay na ito. At sa biyaya ng Panginoon ay ating matutugunan. Na tayo may mga tungkulin bilang Kristiyano na patuloy na lumago sa pananampalataya. At ito'y magsisimula sa tungkulin natin sa ating sarili. At uusbong ito tungkulin sa pamilya, tungkulin sa kapwa, at tungkulin sa kahit na sa ating kaaway. Okay? So, yun po. Salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Isang salita lang yan, isang verse, pero malaman, mga kapatid, no? So, ganyan talaga ang Word of God, no? Talagang if we will dig on the word, no, we could make some reflections, no, look, think about the implication of this to our Christian life as well, because the meaning is quite obvious, no. You could always refer to this as commands, duty of Christians for our growth, no. So yun, salamat sa Panginoon, no? At tayo po ay magwawakas sa panalangin. Now, you could always pop up some messages if you could hear me before we close in the word of prayer. Okay? So, meron pa po bang mga additional requests, no? So, titingnan ko tong slide na to as I pray, no? So, wag nyo ako masyadong pasin kung didilat-dilat ako ng konti para lang makita tong mga slides na to. My purpose here is for me to have specific thoughts on my prayer as I pray in this prayer items that is listed on our PowerPoint. Okay, so I'll be waiting for a few minutes. If there are some immediate concern, you could type it now in your on the Baptist Ministerial page. Okay, so meron po ba? Okay, so anyway, titingnan ko yan, no, from time to time as we continue in our prayer. Okay, so salamat sa Panginoon. Nawa, sa isang verse na yan, meron tayong natutunan, no? So malaking bagay itong verse na ito. Ituloy nyo na hanggang 21. Assignment ko sa inyo, basahin nyo hanggang 21. No? You will appreciate the verse because these are indeed practical. No? These are doable. These are duty-bound for Christian. If you're a Christian, you should assess your growth in terms of these things. No? These are evidence that we are indeed saved, regenerate, even converted, no, sa Panginoon. Ayan, yung mga bagay na ito. At sa biyaya ng Panginoon, may sasakatuparan natin itong mga bagay na ito. Okay, so, nating pop-up on mine. So, hopefully, kung may delay man sa messaging, so pwede na may carry over kay Pastor yan by Sunday. Okay? So, let's pray. I'll be praying on these items that we have discussed a while ago. So we thank the Lord also for this short devotion that we have regarding our duty as Christians, no, to ourselves first and foremost. All right? So tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this time that we could study your word, particularly on Romans chapter 12 verse 9. Referring to our duties, to ourselves, dalangin ko, Panginoon, na sa inyong biyaya ay patuloy na kami ay umibig ng walang pakunwari
that we could love without dissimulation, without hypocrisy, na maipahayag namin ang pag-ibig nito sa aming kapwa ng dalisay, at ang layunin namin ay ibigin sila dahil kami unang inibig ng Panginoon sa Kristo. At nagpapasalamat po kami sa biyayang ito. Pangalawa ay magkaroon din kami ng pagkapuot sa kasamaan, na there's no grace side on these things. If the Word of God declared this as evil, no, we should abhor evil. Magkaroon kami ng kapuotan at magkaroon kami ng defense, no, if there are some impending attacks of the devil which may surprise us, which may revolt against us, Panginoon, na nawa ay hindi kami magkaroon ng pakikipagtunggali ng walang defense, na that we will not live defenseless, but indeed we have your word, we have the sword of the spirit on us, we have this defensive armaments that you have provided to us, Lord, that we may progress on our sanctification, that we may progress on our Christian life. At dalain ko rin, Panginoon, na sa inyong biyaya ay mapanghawakan namin ang kabutihan, Panginoon, that we must stick ourselves to which is good, no? At these goods are evidence that we are really indeed progressing on our Christian life, in terms of our ministry life, in terms of our prayer life, in terms of our devotion, in terms of how we meditate upon God's word, all of these Christian exercises, Lord, that we may develop with your grace and through diligence and perseverance of every saints. Nawa, pagpalain mo mga salitang ito, Panginoon, bagamat isang talata ay malaman at patuloy na may lalim kung amin pong titingnan sa aming mga buhay Kristiyan. Sa gabing ito, Panginoon, amin pong patuloy na dinadalangin una sa lahat ang kalusugan at kaligtasan ng mga pamilya ng Countryside Baptist Church, kahit ng aming mga kaibigan. Patuloy kong dalangin ang iyong pag-agapay, ang iyong paggabay sa mga pamilya, Panginoon. We're also praying for the wisdom of local and national government in their decision making as far as the quarantine is concerned, about the restrictions that they will implement in each of their jurisdictions. I pray also for the livelihood, business opportunities, and other employment activities of our brothers and sisters, so that they may also progress on their opportunities to serve you through their workplace, through the business, and through the employments that you have given to them. I pray also for the church attendance, particularly our gathering, that our people will be encouraged to come, join us physically, congregate in the church, fellowship with one another, Lord. We really miss these opportunities, and I pray that your people will be encouraged to come and join us, Lord, every Sunday at Countryside Baptist Church. I also praying for the flattening of the curve. So, dalangin ko, Panginoon, ang patuloy ng paggabay dito, the spiritual growth of each of our brethren, that they may have these spiritual exercises in terms of their prayers, in terms of the word, worship, and other things, Lord, na makikita namin ang kanilang paglago. Dalangin ko rin ang mga kababaihan, ang kanilang mga ministeryo, Panginoon, kayo pong patuloy na gumabay, Panginoon. I'm also praying for our church concerns listed here, whether that be our staff, our repairs, our offerings, even the bills and payments. Also, the opening of our Sunday school for kids, I'm praying for your guidance as we extend this to our children.
in due time. I also pray for the participation of each one in our Sunday school, that they may be prepared by reviewing the material prior to our discussion, so that they may have this approach will be more effective for them since they are prepared already on the courses, Panginoon. Dalangin ko ang inyong paggabay dito to sustain these lessons, Panginoon, na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, this ABCs of Christian Maturity by Robert Sergeant. We're also praying for the project, building project in God We Build. I pray for your provision. Also, the online Bible studies led by Pastor Lem for, to these families. Continually guide them. Bless them, O Lord, for the opening of their homes, even in through online platform. I'm also praying for these missionaries, both local and abroad. I pray that you will continually guide them, that they may progress also on their deputations, lalo ng ating mga missionary abroad. Pastor Iko, Pastor Aaron, I pray for their safety as they travel in their deputation. Pastor Ariel, sa kanyang kalusugan din doon sa Thailand at sa buong pamilya. At kay Pastor Vic, dalangin ko rin ng inyong paggabay, biyaya sa kanya doon sa Bulacan. I pray for this family that we have been listing, Panginoon. Dalangin ko ang inyong spiritual na pagpapala sa mga pamilyang ito, most especially our pastor, Pastor Randy, Ate Josie, Teacher Naomi, also Pastor Lem and Teacher Ami. I pray for your grace to them as they continue to minister to us. Grant blessings unto them, both spiritually and materially, Lord, that they may become more efficient in their ministration to the saints. We're also praying for the list of the families here, Lord. Kayo po ang nakakaalam nito, dalangin ko ang mga specific na needs sa mga pamilya at pangangailangan ng mga bata, Panginoon, even in their online requirements. Ayan po ang mga pamilya. I pray also for the CBC friends who have been helpful for us in so many ways, extending their presence even in our worship. I pray, Lord, that you will continually touch their heart, that these families would eventually be covenanted to CBC as becoming regular members, O Lord, itong mga pamilya na ito, these friends that we have, Panginoon. We pray also for our friends and relatives abroad. These are our loved ones, Panginoon. Dalangin ko ang inyong pag-ingat sa kanila, sa ibang dagat, at patuloy na paggabay sa kanila. At dalangin ko rin, O Diyos, sa inyong biyaya, makatagpo sila ng mga study group doon, mga churches, Panginoon, sa kanilang mga dako, that they could also grow in the Lord through these churches, Panginoon, habang sila ay nandoon sa ibayong dagat. I pray also for these concerns of Pastor Randy's health, Sister Sheila, and the new normal for year 2021. I pray for our seminary that more students would come, be trained through our online platform. Also, our CBC Ministries Online PH, there could be more subscribers that we could reach, the gospel message being preached to them through these video materials that is being uploaded in our YouTube channel. Also, praying for your provision to the piano through the initiative of Sister Naomi. Dalangin ko ang inyong paggabay din that you may provide for the remaining balance of our piano as well as the maintenance. And also the post-pandemic outreach, that we may continue those outreach places, particularly the children, the Second Street, the Morales Group, and the other groups that we have established our outreaches, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magabay at sa biyaya ninyo, Panginoon, ay makapagpatuloy kami sa mga gawain ito. Muli ay nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon, kahit na sa mga concerns na ito, lalo na sa kalusugan, Sister Gina Sibling, Pastor Odie, housekeeping for the church, Pastor Roland, Ms. Salcedo, Brother Jim, and Teacher Ami,
Ito po yung mga kahilingan, Panginoon, specific, even in their health and your provision, Lord. I pray that your grace be upon them. Bestowed upon us, Lord. As we prepare for our services this Sunday, I pray, Lord, that your people will be prepared both mentally and physically and most especially spiritually as we receive your word through the preaching of the text of the scriptures through our elders, Pastor Lem and Pastor Randy. Na kayong patuloy na magbiyaya sa bawat kapatiran, na patuloy kami na kami ay magkaroon ng mga aplikasyon ng mga katotohanan ito sa aming buhay at sa aming buhay paglilingkod sa inyo through the ministries that you have provided to us. We thank you, Lord, for this day. Bless everyone who have been participating on through this online prayer gathering as well as our Bible study. May your presence be upon us, Lord, tonight. May your spirit continually convict us if we have sinned against you and illumine us through your word as we apply these truths in our everyday life. We thank you, Lord, for this day. May you bless your name, glorify your name, bless your people, Lord, and that as we anticipate the coming of the Lord Jesus Christ, may you find your church faithfully serving you, glorifying your name. We thank you, Lord, for this opportunity of serving one another, even as we gather tonight in the study of your word and in through this prayer fellowship. Be with us, Lord, as we meet again this Sunday. May your presence be upon us. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so maraming pong salamat sa gabing ito. Nawa ay pinagpala tayo ng salita ng Panginoon at pinagpala rin tayo through this prayer. No? Nawa ay sinundan nyo rin ako. We have our listing. Pastor Lem will be posting this in our Baptist CBC Pasig Ministries page or group, no, so that we will be reminded of our prayer petitions to the Lord. Okay? So muli po, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Kita-kita tayo. Tomorrow, I will be having my morning devotion. And then I'll be posting again a hymn, no? A Baptist hymn favorite, no? Hopefully, you could sing along, no? Because there are notes, MP3 is embedded, as well as the PowerPoint is recorded in a single video file, no? Where we could use it, no? We could play it. In fact, you could, I'm building a playlist, no? Hindi man siya kompleto because of some copyright issues, but I will upload as much as we can as our resources will have. Okay? So, salamat sa Panginoon. Kita-kita tayo sa Linggo in our services, Sunday school in the morning, AM service, then we have our youth Bible study, and then our afternoon service. Okay? So, muli, in behalf of Marine Family, ako po si Deacon Ed, Sister Susie, and Edry downstairs. No? So, kami po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Isa pong pagpapala na kami po ay naging bahagi ng ministeryo ng Countryside Baptist Church at isang pribilehyo na kami makapaglingkod sa bawat kapatiran. So maraming pong salamat at magkita-kita po tayo sa Linggo. God bless us all.